Ako din po ay babati ng isang mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang ating kasaysayan ay nagpapakita ng maraming mga tao na gustong maging kapantay ng Diyos. Sapagkat noong unang panahon, kanilang pinapaniwalaan na ang kanilang mga pinuno ay mga Diyos. Katulad sa Ehipto, ang kanilang faraon. Sa bansa ng China, maging sa Roma, ang kanilang mga imperador. Subalit yung ganitong pagkakamali ay hindi lamang matatagpuan noon. Ito din ay masasaksihan kahit sa kasalukuyan mula sa mga samahan ng mga kulto. Hindi lamang sa ibang mga bansa, kundi kahit dito sa Pilipinas. Sapagkat sa ating bansa, mayroong nagsabi, "He is the appointed son." At kanya pa itong dinagdagan, "He is the owner of the universe." Ang ganitong kalapastanganan ay maliwanag na kasalanan laban sa Diyos. Subalit, hindi lamang sila na mga umaangkin ng pagiging kapantay ng Diyos ang dapat ituwid, kundi ang mga Kristiyano na nagsasabing sumasampalataya sa Panginoon. Subalit, mayroong higit na pinapahalagahan kaysa sa Kanya. Dahil kung mayroon tayong higit na pinapahalagahan kaysa sa Diyos, itinuturing natin na mayroong kapantay at mayroong higit sa Diyos. At ito'y magriresulta sa atin ng kawalan ng katapatan sa Kanya. Ito ang kalagayan ng mga orihinal na mambabasa sa Hebreo. Kaya't sa ating patuloy na pag-aaral ng sulat na ito, masasaksihan natin ipinagpatuloy ng manunulat na ipakita sa kanila ang higit na karangalan ng Panginoong Hesukristo kahit sa aspeto ng kanyang pagiging pinakapunong pari. At mula dito, binigyan niya ng pagkakumpara na si Jesus ay higit kay Moises upang tawagin ang mga Kristiyano na maging matapat sa Diyos. Kaya't minsan pa, buksan po natin yung banal na kasulatan sa Bagong Tipan. Ating babasahin yung talata mula sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 3. Babasahin natin yung talata 1 hanggang talata 6. Muli, Hebreo, Kabanata 3, talata 1 hanggang talata 6. Ito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag ay tapat na nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Sapagkat siya ay itinuring na karapat dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon kung ating iniingatang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Minsan pa, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Matapos ipakita ng manunulat yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo mula sa mga anghel. Kahit yung mga anghel ay hindi pangkaraniwan na nilalang, at kahit yung mga anghel ay walang kasalanan higit sa kanilang Panginoong Hesukristo, dahil si Jesus ay Diyos Anak. At gayon din si Jesus ang tumapos ng disenyo ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya dito sa ating talata, nagsimula ng bagong paksa yung manunulat. Ito ay tungkol sa pagiging pinakapunong pari ng Panginoong Hesukristo. At ito ay mayroong kaugnayan sa nakaraan niyang tinalakay.
Dahil pinakita niya sa nauna niyang paksa, si Jesus ay tunay na naging tao para din sa layunin na siya ang maging pinakapunong pari ng mga mananampalataya. Si Jesus na nagtataglay ng katayuan bilang Diyos, na natiling bilang Diyos, ay naging tunay din na tao para tuparin ang disenyo ng Diyos para sa kaligtasan. At sa katayuang ito, kanyang nauunawaan at matutulungan ang kalagayan ng kanyang mga tinubos bilang kanilang pinakapunong pari. Kaya yung pangwakas na pahayag ng manunulat sa naunang talata patungkol sa pagiging pinakapunong pari ni Jesus, gagamitin iyon ng manunulat upang talakayin ang paksa ng pagiging pinakapunong pari ng Panginoong Heso Kristo. Itong sinabi ng manunulat sa nauna niyang paksa, chapter 2, verse 17, maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari. Bibigyan ng manunulat ng malinaw na pagtatalakay ang mga katangiang ito upang ipakita na si Jesus ang pinakapunong pari na mga mananampalataya, subalit babalikta rin niya yung pagkakaayos. Unahin niya munang talakayin yung pagiging tapat ni Heso Kristo mula dito sa ating talata hanggang chapter 4, verse 14. At tatalakayin naman niya yung pagiging maawain na pinakapunong pari ni Jesus mula sa chapter 4, verse 15 hanggang chapter 5, verse 10. Kaya dito sa ating talata, kasama ito sa pagtuturo patungkol sa katotohanan ng pagiging pinakapunong pari ni Jesus ay mayroong taglay na katapatan. At patutunayan iyon ng manunulat sa pamagitan ng pagkukumpara sa katapatan ni Moises. Mahalaga si Moises para sa mga Hudyo dahil si Moises ang lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon upang ang Israel ay mapalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto. At si Moises din, yung lingkod ng Diyos na siyang nagtatag ng ministeryo ng mga saserdote at lahat ng kanilang sakripisyo sa lumang tipan. Kaya't mahalaga para sa manunulat na ipakita niya na higit ang Panginoong Hesukristo kay Moises, para yung mga Kristiyano na kanyang sinulatan ay maging matibay sa tunay na pananampalataya. That's why this is my timely message for us. Ang patuloy na pagtuklas sa karangalan ni Jesus ang sagot para maging malaya sa mga tinataglay na maling katuruan at maging matibay sa tunay na pananampalataya. Minsan pa, ang patuloy na pagtuklas sa karangalan ni Jesus ang sagot para maging malaya sa mga tinataglay na maling katuruan at maging matibay sa tunay na pananampalataya. Para sa mga Kristiyanong Hudyo, inaakala nila na maaring maging kapalit ng Panginoong Hesukristo si Moises. Subalit ang ginawa ng manunulat, pinakita niya yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo para manindigan sila sa tunay na pananampalataya. This is what the writer did dito sa ating talata. Sapagkat sinimula ng manunulat yung kanyang panawagan sa mambabasa sa magitan ng pagpapakita at pagpapaalala sa kanila ng pare-pareho nilang kalagayan sa Diyos. Binanggit ang talata isa, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. Ang ganitong mga kapahayagan ay nagpapakita na taglay ng sinuman ang tunay na kaligtasan. Subalit mula sa kalagayan na ito, mayroong tungkulin na pinakita ang manunulat. Dahil ang kalagayan na mayroong kaligtasan, tumatawag sa atin pagtuunan ng ating isipan ang tunay na kahalagahan ni Jesus. At sinabi niya sa talata isa, isaalang-alang ninyo. Ito'y mayroong kahulugan ng masusing pagsusuri sa isang bagay. Ang dapat gawin ng kanyang mga mambabasa
Dapat nilang isaalang-alang ang katotohanan ng pagiging tapat na pinakapunong pari ni Jesus. Dahil sa pamamagitan nito, magiging matibay sila sa dalawang katotohanan na kanyang binanggit patungkol sa Panginoong Jesucristo. What are those two truths? Siya ang apostol at siya ang pinakapunong pari. Ang salitang apostol na may kaugnayan kay Jesus, nagpapaunawa ito sa atin na si Jesus ang sinugo bilang huling at ganap na mensahero at mensahe ng Diyos. This is the prophetic ministry of Christ. Tinawag ito ng writer bilang pagiging apostol. At gayon din kanyang sinabi bilang pinakapunong pari, sapagkat si Jesucristo ang katuparan ng ipinangakong tagapamagitan ng Diyos mula sa lumang tipan. Dito sila magiging established. Ang kalagayan na ito, hindi taglay ni Moises. Sapagkat kahit si Moises, isinugo siya ng Diyos para ibigay yung mensahe ng Panginoon sa Ehipto para sa mga Israelita, hindi taglay ni Moises ang pagiging pinakapunong pari. Subalit, ang mga ito matatagpuan sa Panginoong Jesucristo. Kaya't ang mga katotohanan na ito yung nilalaman ng tinawag ng manunulat na pagpapahayag, sapagkat lubusan dapat tayong nakatalaga dito. We understand these things at dapat pinanghahawakan natin ito na matibay, sapagkat dahil nauunawaan natin na si Jesus yung dapat pakinggan bilang huling mensahe at mensahero ng Diyos. At dahil nauunawaan natin na si Jesucristo lamang ang ipinangakong tagapamagitan ng Diyos, hindi siya dapat ipagpalit kahit sa sino man, kahit sa anuman, kahit pa sa dakilang propeta na katulad ni Moises. Kaya mula sa kaalaman ng katapatan mismo ng Panginoong Jesucristo sa Diyos, matatagpuan natin yung dalawang katotohanan na pinapakita ng manunulat na dapat magkaroon ng katapatan sa mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. If we understand that our Lord Jesus Christ is faithful, tinatawag ito sa atin na maging tapat sa panawagan natin sa Diyos. And the writer presents these two truths mula sa ating talata. Ang una ay calling to exalt Jesus. At ikalawa, confident access to God. Ito yung panawagan natin na dapat tayo matagpuan na tapat bilang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. Calling to exalt Jesus. Sapagkat mayroong panawagan upang dakilain si Jesus. Ito yung nanganganib sa mga orihinal na mambabasa ng manunulat, sapagkat yung gagawin nilang pagtalikod patungo kay Moises ay mas nagtatanyag sa propeta kaysa sa Panginoong Jesucristo. Kaya't makita natin, tinalakay ito ng manunulat. Una, ibinigay niya muna yung paghahambing kay Moises at sa Panginoong Jesucristo na binanggit sa atin ng talata na kung saan tapat na nagtalaga sa kanya na gaya ni Moises. Merong paghahambing na ginawa ang manunulat, sapagkat hindi dapat ituring na masama si Moises. Moises should not be cursed. May pagkakapareho sila ng Panginoong Jesucristo sa aspeto ng katapatan sa Diyos sa kanilang panawagan. Subalit hindi lamang nagwakas sa paghahambing ang ginawa ng manunulat. Kanyang ipinakita ang kahigitan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng paggamit ng halimbawa mula sa gumawa ng bahay at sa bahay na ginawa. Ito yung binanggit sa atin ng verse 3. Siya ay itinuring na karapat dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises. Ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Ipinapaunawa dito ng manunulat
na si Jesus ang nagtatag ng mga tao ng Diyos. Kaya't siya ang karapat dapat nilang papurihan. Si Jesus ang dapat tumanggap ng karangalan without undermining the glory of the Trinitarian God. Dinisenyo ng Diyos na banal na Trinidad sa gawain ng kaligtasan, ang Diyos Anak ang parangalan. Binigyan din ito ng manunulat sapagkat ginamit niya yung halimbawa ng paglikha ng Diyos. Yung Diyos, itinatag ng Panginoon yung paglikha. At dito mauunawaan natin, hindi higit ang nilikha kaysa Diyos. Walang sino mang nilalang, walang sino mang nilikha ang maaaring maging kapantay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos naman nilikha ay may higit na karangalan kaysa sa kanyang nilikha. This is how the writer reinforces argument. At patuloy niyang pinakita yung kahigitan ni Jesus mula kay Moises. Dahil yung katapatan ni Moises ay bilang lingkod sa sambahayan ng Diyos. Subalit itong katapatan ng Panginoong Hesukristo, katapatan kahit taglay niya yung katayuan ng pagiging Diyos Anak. Kaya yung patuloy na dahilan na dapat nating gamitin upang parangalan ng Panginoon ay yung taglay niyang mga katayuan. Katayuan bilang tagapagtatag ng sambahayan ng Diyos. Katayuan bilang pinuno ng sambahayan ng Diyos. Gamitin natin itong dahilan upang parangalan ng Panginoong Hesukristo. Siya'y naging matapat sa Diyos. Kahit siya ay nagtataglay ng higit na karangalan dito sa matapat na si Moises, upang ang mga mananampalataya maging matatag tayo sa katotohanan na siya ang dapat nating pakinggan, siya ang dapat nakilalanin, tunay na tagapamagitan natin mula sa Diyos. Kung mayroong tamang batayan, yung pagkilala sa katapatan ni Moises sapagkat ginamit ng manunulat dito sa ating talata, yung Numbers chapter 12, verse 7, para itatag na itong si Moises, tunay siyang tapat. At dito sa Numbers chapter 12, verse 7, makikita natin yung pagsaway ng Diyos sa pagre-rebelde ni Miriam at Aaron laban kay Moises. Sinaway sila ng Diyos. Sapagkat anong dahilan na sinabi ng Diyos, si Moises tapat na katiwala ng aking sambahayan. At si Miriam, pinarusahan ng Diyos. Si Moises ay tapat. Meron itong tamang batayan. Ebidensya ng katapatan ni Moises sa Panginoon ay direktang nangungusap sa kanya yung Diyos. Unique ito sa kanya. At ito yung ebidensya ng katapatan ni Moises. Kung meron ito si Moises, how much more ang Diyos Anak? Dapat siyang kilalaning tapat. Dahil sa lahat ng sandali ng kanyang buhay, perpekto niyang tinupad ang kalooban ng Diyos Ama. At kahit isang kasalanan, hindi matatagpuan sa kanya. Ganito kamatapat ang Diyos Anak. Subalit kahit may kaugnayan yung katapatan ni Moises at katapatan ng Panginoong Hesukristo, hindi maaaring maging kapalit ng Panginoong Hesukristo si Moises sa gawain ng kaligtasan. Dahil yung katapatan ni Moises ay bilang kabilang lamang sa sambahayan ng Diyos. Itong katapatan ni Jesus na Diyos Anak, siya ang tagapagtatag ng sambahayan ng Diyos. Yung sambahayan ng Diyos na tinutukoy ng ating talata ay tumutukoy sa lahat ng mga anak ng Diyos. Dito kabilang si Moises. Subalit ang Panginoong Hesukristo, siya ang paraan para maging kabilang dito. May higit siyang kahigitan kay Moises. Kaya kahit si Moises ay pinakita ng manunulat na inaasahan mismo yung darating na pagtatatag ng sambahayan ng Diyos. Pinakita sa atin yan sa verse 5, kung saan si Moises
gaya ng isang lingkod bilang patotoo sa mga bagay na darating at ang pagtatatag ng sambahayan na ito natupad sa unang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Siya'y may kalagayan bilang tagapagtatag ng sambahayan ng Diyos. At siya din ay may kalagayan bilang pinuno ng sambahayan ng Diyos. This is how the writer completes the detail patungkol sa tunay at nagpapatuloy na ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang katuparan ng tunay na propeta na pinangako ng Diyos. At ang ginamit ng writer para dito, yung term na apostle, bilang sinugo na huling mensahe at muling mensahero. Subalit pinakita din sa atin ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo bilang pinakapunong pari. Subalit kinumpleto din ito ng manunulat sa pagdadagdag. Si Hesukristo, siya'y dapat kilalanin na hari. Dahil itong Hesukristo na tinutukoy ng manunulat, pinuno ng sambahayan ng Diyos. Kaya mga tunay na mananampalataya, hindi natin tatalikuran ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang kabutihan sa atin, at sa dakila niyang katayuan bilang pinuno ng sambahayan ng Diyos. Alam niyo po, si Thomas Edison ay kilala sa kasaysayan bilang Amerikanong inventor. Pero madami din siyang akusasyon na hindi talaga siya yung gumawa ng marami na imbensyon na kanyang inaangkin. Katulad ng ilaw na bombilya, dahil mas nauna na nag-imbento nito sa kanya si Joseph Swan. At mula sa kasaysayan pa lamang, mga kapatid, nagpapakita na ito sa atin na kahit sa karangalan sa aspeto ng pagtuklas, sa karapat dapat ito, dapat igawad. How much less dito sa bugtong na anak ng Diyos? Sa taglay niyang katayuan, sa dakila niyang ginawa para sa kaligtasan, indeed, he deserves the highest praise. Para sa aplikasyon nito, mga kapatid, I want you to be directed dito sa gawain ng pagpaparangal kay Jesus. Dito sa subtle application na maraming Kristiyano ang madalas makalimutan. Mag-ingat tayo na ang mabubuting pagpapala ay maging kakumpetensya sa pagiging pangunahin ng Diyos sa ating buhay. These Jewish Christians, they were blessed by the ministry of Moses. Subalit hindi dapat nilang gamitin yung blessing na yan in competition to our Lord Jesus Christ. Ito'y ginagawa ng mga makasalanan. Kaya wala silang panahon sa Diyos, wala silang panahon sa kanyang salita, binabaliwala nila ang mga espiritual na bagay dahil mas mahalaga sa kanila yung temporal na mga bagay. Subalit tayong mga mananampalataya, mayroon tayong nananatiling kasalanan, mayroon tayong taglay na mga limitasyon, kahit maging maingat tayo sa ganitong parehong tukso. Na dahilan na ba ng ating pagsunod? Dahilan na ba ng ating paglilingkod ay mga temporal na bagay? Para sa mga temporal na dahilan? Are those reasons much greater sa Panginoon na dapat nating paglingkuran? Mabuti ang mga temporal na bagay. Dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Ngunit hindi ang mga temporal na bagay ang dahilan kaya tayo'y sumusunod sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya. Brethren, you will not sustain sa pagsunod sa Diyos kung yan ang iyong dahilan. Sapagkat ang tunay na dahilan, kaya binibigay natin yung buo nating buhay para
sa paglilingkod at pagsunod, kilala natin yung ating Diyos. Nauunawaan natin yung dakilang kabutihan niya para sa atin. Upang kahit salat sa mga temporal na mga pagpapala, magpatuloy tayo sa pamumuhay sa pananampalatayang ito. Dahil nauunawaan natin yung mas higit na ginawa at mas higit na katayuan ng Panginoon na ating pinaglilingkuran. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo interesado sa mga pagpapala ng Diyos. At kahit sa mga pagpapala ng kaligtasan, hindi yung primarily na pumukaw ng interest natin. Kung tunay tayong mga Kristiyano, ang pangunahing pumupukaw ng ating interest ay ang Diyos mismo ng ating kaligtasan. Kaya ginamit ng manunulat si Moises sa tamang aplikasyon upang ituro sa kanila yung higit na kadakilaan ng Panginoong Hesukristo upang ang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos tumugon ng pagpupuri sa Kanya. Si David Livingstone, natanyag na misyonaryo na pumunta sa Africa sapagkat sa kanyang panahon, ito yung lugar na kung saan hindi pa naaabot ang ebanghelyo. Meron siyang talaarawan, maraming wisdom pagdating sa Christian life na matatagpuan sa kanyang talaarawan. At natagpuan ko mula dito yung pahayag niya kung saan nagpapaalala ng tamang aplikasyon kahit sa mga pagpapala na ating nararanasan ay para sa karangalan ng Panginoong Hesukristo. This is how we should apply sa ating buhay mga blessings na ibinibigay ng Diyos. This is what David Livingstone wrote. I place no value on anything I have or may possess except in relation to the kingdom of God. If anything will advance the interest of the kingdom, it shall be given away or kept. Only as by giving or keeping it, I shall most promote the glory of Him, the glory of Christ, to whom I owe all my hopes in time and in eternity. Kaya sa halip na maging dahilan ng ating pagkakasala, sa halip na maging kakumpetisyon ng Diyos, gamitin natin kahit yung mga blessings sa ating buhay para sa karangalan ng Panginoong Hesukristo na pinuno ng sambahayan ng Diyos. This is the calling to exalt Jesus that I want to talk about. Subalit secondly, maikling oras lamang samahan ninyo ako, confident access to God. Ito'y tumatawag sa atin ng katapatan dahil meron tayong matapat na pinakapunong pari. Meron tayong lakas ng loob sa paglapit sa Diyos. At dapat manatili tayong naninindigan dito. Ito yung paanyaya ng writer dito sa verse 6 sapagkat sinabi ng manunulat, ingatang matibay hanggang sa katapusan. Ito yung pandiwa na kapag ginamit ng mga New Testament writers, hinihikayat nila yung kanilang mga mambabasa. Ito yung ginamit ng manunulat. At saan niya hinihikayat? Pagpatuloy natin sa verse 6. Ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Dahil bahagi ng katapatan ng mga Kristiyano, ang hindi pagtalikod sa tanging paraan ng tamang kaugnayan sa Diyos na sa pamagitan ng pinakapunong pari na si Hesukristo. Binigyan linaw ng manunulat na yung katayuan bilang kabilang sa sambahayan ng Diyos, ito yung dahilan. Kaya tutuparin natin yung gawain na manatili hanggang sa wakas. Hindi nito tinuturo yung salvation by works. Salip yung good works, not only evidence, kundi yan talaga yung disenyo
ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyanong iniligtas ng Panginoon. At salungat sa mga hindi tunay na pananampalataya kasi na bumabagsak sa pagtalikod, ang tunay na mga Kristiyano na may kaligtasan nananatili hanggang sa wakas. At pinaunawa ng manunulat kung saan dapat tayo manatili, tinataglay ng mga kabilang sa sambahayan ng Diyos yung pagiging matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala. Yan yung tinukoy ng manunulat. At ito'y naglalarawan ng katangian na kung saan lakas loob na nagpapahayag sapagkat walang takot. Yan ang nilalarawan dito ng manunulat. At kaya daw mayroong ganitong katapangan yung mga mananampalataya dahil sa pangako ng Diyos sa magitan ng Ebanghelyo. Ito yung confidence ng mga Kristiyano dahil may pangako ang Diyos sa Ebanghelyo na ating sinasampalatayanan. Kaya itong pangunahing lakas ng loob na ito, matatagpuan kahit sa pagharap natin sa Diyos. Kahit sa paglapit natin sa Kanya, mayroon tayong lakas ng loob. Ito yung tinuturo ng mga apostles na napakinggan ng writer, for example, dito kay Apostle John. Sa 1 John chapter 2, verse 28, kanyang sinabi, manatili kayo sa Kanya upang kung siya ay mahayag, magkaroon ng pagtitiwala. Do you see that? This is the confidence na tinuturo ng mga apostle kahit sa face-to-face na pagharap natin sa Diyos because of this gospel. Hindi lamang iyon. Tinataglay din daw ng mga kabilang sa sambahayan ng Diyos yung pagiging matibay hanggang sa katapusan sa pagmamalaki ng ating pag-asa. At ang kahulugan nito ay dahilan ng pagmamalaki. Dahilan ng pag-asa. Ito yung kahulugan na tinutukoy ng manunulat. Hindi pinapakita dito yung gawain ng pagmamalaki, kundi yung dahilan mismo. Kaya tayo nagmamalaki. This is the same construction ng pagsulat na ginamit ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6, verse 4. Na sinabi ni Apostle Pablo, ang kanyang dahilan upang magmalaki. Kaya ang tinutukoy dito ng manunulat, the reason for our boasting, ang dahilan ng ating pagmamalaki. Gayon din sa pag-asa na kanyang tinutukoy, hindi niya sinasabing para magkaroon ng pag-asa, kundi ang dahilan ng ating pag-asa. At ang mga ito'y tumutukoy sa parehong katotohanan ng Ebanghelyo na mayroon tayong matapat na pinakapunong pari sa harapan ng Diyos. This is very important sapagkat ang ganitong pagpapaalala ay talagang mahalaga sa atin dahil sa panahon na hinihintay ng mga Kristiyano ang kalubusan ng ating kaligtasan, dapat nating tanggapin. Dapat tayong maging handa na may mga suliranin, may mga pagsubok na nagdudulot ng banta sa kaaliwan ng paglapit natin sa Diyos. Subalit hindi natin ito dapat hayaan sa ating mga buhay. Ang pinakamalaking natural na perlas sa kasalukuyan ay may bigat na tinatayang 34 na kilo. Subalit 10 taon ito na itinago ng pamilyang nagmamay-ari dito. Ginawa lamang nilang pampaswerte. Dahil hindi nila alam na ang halaga ng perlas na ito ay 100,000,000 dolyar. At dahil dito, ngayon ang perlas na ito ay nasa pag-iingat na ng mga kinauukulan. Mga kapatid, kung mayroong ganitong pag-iingat sa bagay na itinuturing na kayamanan, hindi ba dapat nating pagpahalagahan yung pagpapala na mayroon tayong tamang kaugnayan sa Diyos? Sapagkat ito'y pagpapala na walang hanggan para sa atin. Kaya gamitin nating dahilan, gamitin nating mahalagang dahilan
ang tamang kaugnayan sa Diyos upang maging matatag tayo sa pananampalataya. Nawa maging more than sufficient reason ito sa atin to persevere sapagkat mayroon tayong tamang kaugnayan sa Diyos. Dahil kung nauunawaan natin na si Moises ay naging tapat, ang Panginoong Hesukristo ay naging tapat, ang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos ay dapat matagpuan na tapat sa ating panawagan even on this aspect that we have confident access to God. E ang kasalukuyan na pagtsatsaga sa pananampalataya, yan ay katunayan na kabilang talaga tayo sa sambahayan ng Diyos. Kung paanong ang Panginoong Hesukristo ang sentro ng ating pananampalataya, nung napakinggan natin yung Ebanghelyo na nanatili na sentro ang Panginoong Hesukristo sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, Siya ang ating ipinagmamalaki. Siya ang hindi natin nabibigong pag-asa. Mayroon tayong katiyakan ng kaugnayan sa Diyos na pinakamahalagang pangailangan ng sinuman dahil dito sa matapat nating pinakapunong pare, ang Panginoong Hesukristo. Ito ang kalagayan ng tunay na mapalad sa sanlibutan. If this will not burn your heart, nothing can, brethren. Kung itong tunay na pagkakilala natin sa Diyos, His greatness and goodness on this salvation, nagpapaunawa sa atin ito, tayo ang pinakamapalad sa sanlibutan. Kahit dumaranas tayo ng hirap, kahit pa mayroong suliranin, kahit pa mayroong kasakitan, kahit pa mayroong kamatayan, tayong pinakamapalad sa lahat because of what God has done for us sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat I will submit sa inyo, kahit ikaw ang nagtataglay ng pinakamataas na posisyon sa sanlibutan at taglay mo ang lahat ng kayamanan at kaaliwan ng sanlibutan, hiwalay kay Kristo, ikaw ang pinakakahabag-habag sa lahat. We are rescued from that. Kaya ang biyaya nitong tamang kaugnayan sa Diyos, dapat ituring natin na lahat para sa atin upang maging matatag tayo sa pananampalataya. Sa panahon ng pagiging pari ni Martin Luther, binabagabag yung kanyang konsensya ng kautusan ng Diyos dahil alam niya yung kanyang pagiging makasalanan. Ito yung kalagayan ni Martin Luther. Kahit yung buhay ni Martin Luther prior sa kanyang conversion, mailalarawan ito ng labis na pagsasakripisyo sa kabanalan. Dahil inaakala ni Martin Luther, gawa ng tao ang paraan para sa kaligtasan. Ang buhay ni Martin Luther prior to his conversion, may lalarawan ng maraming oras na pananalangin, pag-aayuno, ascetic lifestyle, pagiging kulang sa tulog, at pagpipinitensya. Ito ang ginagawa ni Martin Luther. Kahit minsan niyang sinabi, If anyone could have earned heaven by the life of a monk, it was I. Kaya nung nalaman niya yung biyaya ng Diyos para sa kaligtasan, from this blessed text ng Romans chapter 1 verse 17, ito'y nagdulot sa kanya ng labis na kaaliwan. Sinabi ni Martin Luther, "Thereupon I felt myself
to be reborn and to have gone through open doors into paradise. Before, the justice of God had filled me with hate. Now, it became to me inexpressibly sweet in greater love. This passage became to me a gate to heaven. And after this, we know his life. Oppositions within and without, kahit life-threatening sa kanyang paglilingkod ng mga pagsubok, he stand firm because of this blessing. Kaya ang tamang kaugnayan sa Diyos ay dakilang pagpapala upang ang mga tumanggap nito ay tawagin sa katapatan para sa Kanya. Dapat taglayin ang katapatan sa Diyos. Ipinakita ito ni Moises, lalong higit na ipinakita ang Panginoong Hesukristo upang ito ay taglayin ng mga kabilang sa sambahayan ng Diyos, kung saan nasasaksihan sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng karangalan kay Jesus at sa pamagitan ng pagiging matibay sa pag-asa ng kaugnayan natin sa Diyos. Mga katangian na wala sa mga makasalanan dahil sa pangunahing dahilan na kayo ay hiwalay sa Panginoong Hesukristo, kaya iyan ang kalagayan na patungo sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos. Inyong napapakinggan yung katapatan, hindi bilang paraan ng pagpapawalang sala ng Diyos, kundi larawan ng mga tunay na iniligtas ng Diyos. Kaya hindi paraan ang gawa para sa kaligtasan. Talikdan mo ang anumang pag-asa sa iyong sarili. Talikdan mo ang anumang pag-asa sa pagpapakabuti. At hindi rin sa pamagitan ng ibang nilalang o ng ibang mga tao. Dahil kahit itong si Propeta Moises ay hindi maaring maging tagapagligtas, sapagkat ang tunay na kaligtasan na itinakda ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng mas higit kay Moises, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay, siya ang muling nabuhay. Kaya tumugon ka ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa Kanya. At sa biyaya ng ating mahabaging Diyos, ang araw na ito'y gamitin sa iyong buhay para maging kabilang ka sa sambahayan ng Diyos. Tayo manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo because once again we are reminded dito sa katotohanan ng aming Panginoong Hesukristo ay tapat na pinakapunong pari upang tawagin sa katapatan ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Tulungan mo kami, Panginoon, talikdan ang aming mga kasalanan, talikdan ang mga maling uri ng gawain. Subalit kahit sa mga mabubuting bagay na iyong binibigay sa amin, sa mga pagpapala na aming nararanasan, turuan mo kami at tulungan na gamitin namin ito para sa iyong karangalan. Aming pundalangin na tulungan mo kami na bigyan ng aplikasyon sa aming mga buhay, sa aming pananampalataya, ang pangangaral ng iyong salita, at itatag mo talaga ang mga miyembro ng aming lokal na iglesia bilang mga mananampalataya na nagsisikap sa katapatan para sa iyo. So, hindi namin tinataas, Panginoon, ang sino mang hiwalay sa aming Panginoong Hesukristo, aming mga anak, ang aming mga bisita, ang mga nakikinig sa amin online, Panginoon, itanyag mo sa kanilang isipan ang Panginoong Hesukristo bilang tanging paraan ng kanilang kaligtasan. At sa iyong biyaya, ihango mo sila mula sa kaparusahan sa kasalanan patungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. We entrust to you these things at gamitin mo ang araw na ito para isulong ang iyong kaharian
at upang ipatikim sa mga mananampalataya ang aming kaluwalhatian. Gawin mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito para lamang sa kapurihan ng iyong dakila at banal na pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.